Mahigpit ang pagbabantay sa mga checkpoint at pagpatupad ng health protocols ang sumalubong sa mga motorista sa unang araw ng enhanced community quarantine sa NCR Plus Bubble. At para bigyan tayo ng update, makapanayam natin si PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Usana. Good morning po, General Usana. Magandang magating po sa inyo, sir. Thank you po, mga tagaspaypay. Magandang magating po. Opo, ano pong assessment ng PNP sa unang araw po ng ECQ sa NCR Plus Bubble? Well, naging general po naman po siya. Relatively, naging pangkalit naman din po ang ating mga mamaya. Magamat sa naging mahirap din para sa ating mga kapulisan dahil open pa rin naman po ang ating ekonomiya. No? Sa total na nakuha po namin sa datos na nagaling sa NCR Police, lumalabas, meron po tayo more than 4,500 na mga violations committed. No? They range from not wearing face mask, face shield, pati yung physical distancing na violating po. Pero wala pong hulihan na nangyari. They were just fine. May pa na warning lang po. Yung pag-iipit po sa pagbabantay no, sa ating quarantine control points sa NCR Plus Bubble ngayon may ECQ, nagresulta po ito ng matinding traffic at nabanggit nyo na po, eh, pati pagkakaipon-ipon ng mga motorista na nalalagay na rin sa pangalim yung ating mga pulis dahil nawala na po yung physical distancing general. Baka may adjustment to ba sa mga susunod na araw? Totoo po yan sa dahil yung public transportation naman po at yung mga private motor, hindi naman po sila pinigilan na magbiyahe, no? Kung ikukupara po ito last year, sadya po talagang walang mga sakyan na nagbiyahe ng panahon na yon. Mm-hmm. Ngayon po, meron po tayo mga mananakay, meron pa rin mga open establishment. So yung medyo mahirap pa rin para sa mga kapulisan dahil vulnerable din po ang ating mga polis pagdating sa mga ganitong panuntunan. Kaya yung pakiusap na lang po ng mga mananakay, kung di po talaga silang essential travelers, huwag na lang po silang umalis at kung sila naman po ay sadyang pinintulutan ng ating gobyerno na magtrabaho, siguro maaaring agahan na lang po nila yung kanilang pagpasok. Kung di man po, makikita na lang po sa pagkakandak ng checkpoint ng ating mga kapulisan, ipakita agad o yan tayo yung kanilang ID. At meron po kating instances na pinapapalit po talaga dahil wala pong proof kung sila po ay upper po. Mga 200 din po na mga mamamayan po natin ang pinapalit dahil nga po sa hindi maipakita na proof na sila po ay upper. Yung mga non-essential talaga ang pinapapalit din po. So that may also cause perhaps traffic po dahil yung pakikipag-usap ng police dun po sa ating mamamayan hindi po naging madali dahil may mga sabihin natin na hindi pa rin sumusunod sa panuntunan ng gobyerno po. Ulitin lang po natin ano dapat ipakita ng ating mga motorista, mga kapuso sa checkpoint. Ano po yung mga bawal gawin ng mga pulis sa checkpoint, General? Well, kung ikukumpara natin yung yung NCR Plus bago nag-ECQ, yung non-essential travel, pwede po. Pero ngayong na-ECQ po tayo, yung mga non-essential travel hindi po talaga pwede. Only the uppers at saka mga essential workers ang pwede. So, kung na-experience nyo last time hindi po kayo pinalabas, kayo po yun. For the others na pinag-work ng ating gobyerno, yun naman po yung pinatayagan ng ating mga kapulisan. Bagamat ang kailangan lang po ay ID, siguro mas maganda po ipakita din po natin yung pagtulong sa ating mga kapulisan pagdating po sa pagmamadali sa mga requirements para mapadali din po yung pag-pass through ng ating mga sasakyan doon po sa checkpoint areas po. Ano nga po, ID, kumpanya, ID, company, ID, ano pa ho ang papakita? Kasi wala na hong travel, ano ngayon eh? That's right, sir. Wala na pong mga quarantine pass or whatever. ID lang po ang papakita. Well, kung wala pong ID, yung certificate of employment po nila. Pero most likely, sir, itong nasa mga kumpanya nila, yung katali na i-produce itong mga requirements. So yung ID naman po ay sadya naman po nilang daladala. Wag lang po nilang kalimutan po. Ang problema, General, nahuli na rin sila sa trabaho dahil sa haba nga ho ng pila sa mga checkpoint. Yun pong isa sa mga magiging implications po pag open po ang ating ekonomiya, marami pong mga tao sa labas. Babagsak din, walang papasok. Opo, yun pong nangyari na walang mga movement, nagkaroon din po ng traffic noon. Ito pa kaya na sitwasyon natin na sadyang yung pagkatrabaho ng ating mamamay ang talagang maapektuhan. No? So yung mga non-essential travel, kung pwede po talaga, kumirmin na lang po muna sa kanilang pamamahay,
manatili na lang po para asahan mo natin ang mga kapulisan na mapabilis yung pagdaloy po ng traffic. Isa na lang po. Siguro po, mas bigatan natin ang parusa kaysa yung pabalikin lang natin sila sa biyahe. Minaputi po ng ating PCMC na yung compassionate kind of police officers doing their work nandun po in place, no? Kasi ayaw naman po natin mangyari yung nakaraan sa paghihirap din ng ating mamaya na intindihan po na ating mga kapulisan yung sitwasyon nila. Opo. General, marami salamat. Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildel Brandy Usana. Salamat din po, sir.